kidney problem topic natin na ano tong 10 pagkain na pwede makasira sa kidneys. Kaya habang maaga pa, habang bata pa, limitahan, bawasan, o totally avoid, nasa sa inyo. Okay? Pero bibigyan ko kayo ng mga substitute para hindi masira ang kidneys natin. Number one, nalilimitahan yung dami ng protina ang nakinakain natin. Alam ko, iba sa inyo, di ba, mahilig sa all you can eat, ang daming protein. Siguro kung bata ka, pwede. Pero payo to ng mga nephrologists. Ayaw nila sobra daming protina. Let's say, yung steak na dalawang malalaki o puro beef steak na puro karne na lang. Too much beef and pork, too much protein, nakakapagod sa kidneys. Sabi nga ni Dr. Montemayor, pag marami kang protein kinain, yung kidneys mo, imbis na naglalakad lang yung function, parang tumatakbo siya. Napapagod yung kidneys mo sa dami ng protein. Kaya ingat po tayo. Anong pwede? Pwede naman kumain ng protein, pero tamang dami lang. Ang tamang dami is ganito lang. Itong palad lang, ha? Hindi kasama itong daliri. Ganyan lang kalaki. Kung pork chop, isang pork chop lang, ganun lang. Mas maganda, piliin nyo na lang mga fresh fish, di ba? O isda na lang, o chicken breast. Mas okay po yan para sa kidneys. Number two, na pagkain na pwede makasira sa kidneys, sobra daming soft drinks. Lalo na yung mga maiitim, yung dark-colored soft drinks, hindi po maganda sa kidneys. Mas maganda, tubig na lang, lemon water, calamansi, tsaa, black coffee, pwede naman. Pero ang soft drinks, matamis na, tapos may mga phosphorus pa. Number three, na ayaw ng kidneys natin, ito, pinag-usapan lang to na sa Senate isang araw, high salt foods. Yung mga maalat tulad ng instant noodles na sobra alat, di ba? So actually ako, kumakain din ako ng instant noodles kasi minsan sa merienda, lalo na sa probinsya, wala kang choice eh. At least medyo sure ka hindi ka magtatay. Ang ginagawa ko sa instant noodles, so may instant noodles tayo, nilalagay natin mainit na tubig, tapos yung seasoning niya, yung powder, nilalagay ko mga kalahati lang. Kalahati o lampas kalahati lang ng powder. Sabi mo, Dok, di walang lasa. Ay, tiyaga tayo sa medyo matabang. Tapos, pag naluto na yung noodles, ang ginagawa ko, di naluto na, may lasa na yung noodles, tinatapon ko yung sabaw. Hindi ko iniinom. Tinitira ko lang siguro mga 2 kutsarang sabaw, tapos tinatapon ko. So, ang kinakain ko lang yung lutong noodles, pero yung 1,600 milligrams ng sodium niya, siguro nakain ko baka 200 milligrams lang doon, di ba? Mas konti. Kasi yung alat ang kalaban natin. Ang mga Pilipino, sobra tayo alat kumain. Ang mga Pilipino, 4 times ang dami ng alat na kinakain above the recommended sodium intake. Yan ang problema natin. Sa sobrang alat, kasi nga mahal ng ulam, kaya puro sobrang alat, kaya nasisira ang kidneys, kaya ang daming may kidney failure sa atin. Actually, nagda-dialysis, napakarami, around 80,000 Filipinos nagda-dialysis posible sa mga pagkain to. Anong ipapalit? Imbis na maalat na noodles, pwede naman spaghetti, pwede sotanghon, medyo low calorie yan, pwede naman kanin, pwede corn, pwede pasta, wag din naman sobra daming carbohydrates. Pero better yan kaysa sa maalat. Number 4, na babawasan. Diba? Hindi ko naman sinasabi na wag nyo na totally kainin. Diba? Kahit ako, kumakain ako nito. Limit, pero kung may sakit na kayo, dapat halos iwas na talaga. Processed foods. Mga processed foods like bacon, ham, mga cured meat, very salty, hot dog, salami, luncheon meat, tocino, masyado siyang maalat eh. Tsaka meron siyang mga nitrites eh. Sinabi na po ng World Health Organization, kayo pa, i-check nyo po, processed meats, there's something in them na talagang nakaka-increase ng cancer risk. Hindi ko po sinasabi na pag kumain ka ng hot dog ngayon, mamatay na in 1 week. Hindi po ganun. Pag inaraw-araw mo yan, in the end, nakita nila, mas nagkaka-cancer yung mahilig sa processed meats. Kumpara syempre sa mga kumakain lang ng puro isda lang, puro tokwa lang, puro monggo, o di ba, puro gulay lang, chicken lang, o wala pang taba, mas mahaba buhay nito.
kumpara sa puro ganito. Siyempre, very oily eh. Yun ang problema natin. Tsaka yung preservative, yun ang kalaban natin. Number five, alam nyo na to, makakasira ng kidneys, junk foods. Potato chips, lahat ng chips, di ba? Masyado maalat, maraming vetchin, di ba? Kaya nakaka-addict. Although ngayon, meron ng mga healthy chips, may mga vegetable chips, di ba? May mga okra, kaya lang, malat-alat pa rin siya. Popcorn actually is okay. Pwede ang popcorn, wag lang lagyan ng maraming butter or salt, di ba? Gelatin, gulaman, yogurt, pwede po. Kung gusto nyo ng junk food, konti-konti lang. Kung gusto nyo po ng mani, healthy ang mani, pero nilagang mani lang. O yung walang salt na kasoy. Pero kung yung bibili yung mani, yung prito, tapos puro asin, eh, hindi na po healthy yon. Kasi ayaw nga natin yung salt. More salt, mas naka-high blood, mas nagmamanas, mas nahihirapan ng puso, at nahihirapan ng kidneys. Number six, yan no, sa Pilipinas, puro salty fish, tuyo, daing, di ba, tinapa, salted egg. Anong gagawin natin? May mga tuyo na hindi ganun kaalat eh. May mga daing na hindi ganun kaalat. Payo nga ni Doc Lisa eh, pwede naman ibabad sa tubig, di ba? So pag binabad mo yung salty fish, mababawasan yung salt. Diba? Pero kakainin mo pa rin naman yung isda, na doon pa rin naman yung protein eh. Ayaw mo lang yung salt eh. Kasi ginagawa natin preservative yung salt. Tapos lagyan mo na lang na suka, maraming suka. Anong pipiliin? Fresh fish kung kaya, hard-boiled egg imbis na salted egg. Pagdating sa itlog, malti yung egg white kumpara sa egg yolk eh. Pero kung bata ka pa naman, pwede ka naman mag-egg yolk. Pero pag tumatanda, medyo iwas-iwas ako sa pula ng itlog. Number seven, canned goods. Maraming canned goods na high salt. Yung mga canned meat natin, di ba, maalat. So, anong gagawin natin? Let's say, tuna na maalat o luncheon meat na maalat. Pwede rin gawin ay hinuhugasan din yung luncheon meat o hinuhugasan din yung tuna, medyo pinapadaan sa tubig. Oo nga, mababawasan yung lasa, medyo matabang, pero at least mas healthy naman kasi sobra talaga sa salt eh. Diba? Pwede pa rin naman kainin. At marami na ngayong canned goods ha. Alam nyo sa buong mundo, alam na nila ang tao gusto na maging healthy eh. Meron ng mga delata na kasulat, low salt variety. Marami na po. Number eight, salty condiments, patis, nako, uric acid, salt, toyo, bagoong, di ba? Papalitan natin yan, ako, sa usawan ko, suka, o kalamansi, o pag nagluluto, herbs na lang, di ba? Garlic, onion, di ba? Ginger, hot sauce, pwede siya ipalit eh. Sa soy sauce, may nabibili ng low salt na soy sauce. Sa bagoong, may nakita na akong vegetable bagoong eh. So, meron na po mga alternatives. Palagyan natin kung makaya-kaya ng adobo o beef steak, di ba, ang daming sarsa, gusto natin ilagay. Pero siguro, konting bawas na lang ang paggamit. Especially sa restaurant. Ang restaurant talaga, alat magluto eh, di ba? So, pang two rice talaga eh. So, kain sa restaurant, siguro ingat tayo. Mas madalas na lang sa bahay kumain para hindi ganun kaalat na nakakain natin. Kasi takot tayo sa mga sakit. Cancer, liver cancer, colon cancer. Napapansin talaga sa pag-aaral, yung mga mahilig kumain sa labas, yung mahilig kumain ng puro karne, mas tinatamaan ng mga sakit. Number nine, alcoholic drinks. Diba? Alak, pati sigarilyo, illegal na droga. So, hindi po maganda yan sa kidneys natin. Meron yung biglang naglalasing, binge drinking, na dehydrate ng kidney failure. So, bukod sa alak na masama sa atay, masama sa utak, masama din sa tiyan, masama din sa kidneys. Number 10, hindi siya pagkain pero gamot, painkiller medicines, di ba? Mga painkiller, ibuprofen, mefenamic acid, lagi ko sinasabi sa inyo, pag nireseta lang ng doktor, at most 3 days, o pinakamatagal 7 days. Pero kung hindi kailangan, kung matitiis nyo naman yung kirot, iba na lang gawin natin. Paracetamol pwede, pamahid na lang, topical, i-hot pack nyo na lang. Kasi yung painkiller, isang possible side effect, hindi naman madala, siguro 2 to 3%,
pwede makidney damage, makidney failure. Okay? So yan po ang 10 iingatan nating pagkain. Bigyan ko na rin kayo ng mga tips para sa kidneys natin. Ayan, no? O, dapat ihi rin. Huwag rin pipigilin yung ihi. Uminom ng maraming tubig. Ayaw mo ma-dehydrate ang kidneys. Eh, no? Sobrang alat, bawal. Sobrang karne. Eh, no? Too much protein. Ayaw niya. Kaya nga, di ba minsan meron sa hazing? Di ba pinapalo, hini-hazing? Pag na-hazing ang isang tao, nasisira yung muscle. Protein yan eh. Pag sira ng mga protein, lalabas sa kidneys, nababarahan ng kidneys. Kaya yung nag-hazing, ang ihi nila, brown, itim. O, nagki-kidney failure. Nakukwento yan dati ni Manny Pacquiao, eh, boxer, di ba? Pag nabugbog siya ng kalaban, pag ihi niya, brown, itim ang ihi niya. So, dangerous for the kidneys yung sobra daming protein, nahihirapan siya kung nasa hazing man o sa dami ng karne na kinakain. Painkiller, abuse, ayan, no? Bawal sa kidneys. Okay? Too much alcohol at kulang sa pahinga, kulang sa tulog. Pag may kidney failure na o may sakit sa kidney, marami ng pantal-pantal, nag-iiba ang kulay, nangingitim-ngitim, medyo, actually, may konting amoy, ayan, no? Nagsusugat-sugat, marami ng dry skin, stretch marks. Ano sintomas ng kidney failure? Nagmamanas, namamaga yung muka. Okay? Yung ihi, mabula. Daming bula. Hindi nawawala yung bula dahil may protina. May tubig sa baga, nahirapan huminga, hindi makatulog. Yan. Nasusuka. Pag nasusuka, mataas ng creatinine nun. May mga stage ng kidney disease. Yung mga pinag-iingatan ko sa inyo, na pinababawasan ko sa inyo kainin, kahit wala kang kidney disease, ingat na. Pero kung meron ka ng kidney disease, stage 1, stage 3, stage 5, nagda-dialysis, eh lalong mas bawal na to. O, meron kami ibang video dyan, yung mga, pag nagda-dialysis na kasi, o mga stage 4, hindi lang alat ang pinagbabawal eh, pati yung potassium, pati prutas, pinapabawasan na rin eh. Kasi nga, hindi na nalalabas yung potassium at yung mga phosphorus. Pero kung wala pa tayong kidney problem, 99% ng tao, wala pa naman, hindi pa naman mataas ang creatinine, ito pa lang ang mga pinag-iingatan natin, yung tinuro ko. Bukod dito, to protect your kidneys, kailangan controlled ang diabetes, healthy weight, reduce salt, avoid alcohol, ano? Again, over-the-counter, pain relievers. Lagi pa ulit-ulit, ito kasi talaga nagiging deadly eh. Yan, no? Kaya ako hindi ako umiinom eh, ng mga pain relievers. Tapos, yan, pag may kidney problem na, syempre ito na, mga chicken, fish, fruits, vegetables, and beans. Check yung nutritional label. Marami na pong healthy alternatives sa ngayon. Tingnan nyo bakit pinagbabawal o pinababawasan ng processed foods. Diba? Sinabi ko sa inyo, mga ham, salami. Tingnan nyo, ha. Pag kumain kayo ng karne, pork, oh, kumain ng baboy, okay lang. Diba? 3 ounces, 59 milligrams of salt only. Diba? Konti lang yung asin niya, 59. Pag ginawa mo na siyang bacon, 548 na, times 10. Ito 50, ito 500 na ang salt niya. Pag ginawa niyo pang hamon, 1,100 milligrams of salt na. Paalat ng paalat. Pag lemon lang ang sarsa niyo sa pagkain niyo, 1 milligram of salt. Pag ginawa mo ng toyo, 1,000 milligram. Pag salt mismo, 2,300. 1 teaspoon na. Pag chicken, fresh chicken, chicken breast, nilaga, ano, 69 milligrams of salt lang. Pag ginawa mo ng fried chicken, fast food chicken, eh 2,000 milligrams, kaya nga malasa eh, di ba, yung alat eh. Pag cucumber, pipino lang, oh, 2 milligrams of salt. Pag ginawa mo ng pickles, yung mga relish, mga olives, ayan, no? 900 milligrams. So, kaya paalat ng paalat. Kaya mas less process, mas maganda. Check ang diabetes, check ang blood pressure, yan ang pinakamahalaga, pati cholesterol, BP nyo, dapat controlled. Dalawang bagay ang nakakasira sa kidneys natin bukod sa pagkain, high blood na matagal, magkukulang ng blood supply sa kidneys. Tapos diabetes na matagal, nasisira ang kidneys. Ano ang tips ng kidney failure na dadali na sa emergency room? Hindi na umiihi. Yan ang nakakatakot.
nasusuka na. Oh, pag konti na lang ihi, nasusuka na. 6 hours, 8 hours walang ihi, dadalhin agad sa emergency room. Baka ng kidney failure. Pag acute kidney failure, nasa-save pa yung pasyente. Anong mga tests? Final slides para malaman kung healthy ang kidneys. Urinalysis, check kung may infection, check kung may protina, magpa-blood test, creatinine, kung tumataas, potassium, blood sugar, CBC, fasting, ultrasound, tingnan yung kidneys, may bato ba? Pati sa kidney stones. Diba marami sa atin may kidney stones, ito rin ang pinagbabawal, yung alat din. At kung meron na kayong kidney problem, do not hesitate, pumunta sa nephrologist every 3 months. Mag-ingat din sa mga supplement na hindi naman nire-reseta ng doktor. Dapat sila lang magbibigay ng mga gamot. Pero yung mga maintenance na gamot nyo sa high blood at diabetes, safe po yun. Kaya nga sinasabi nga, gamutin ang diabetes, gamutin ang high blood para makontrol. Yung mga gamot po sa high blood diabetes, sila nga, mas nakakatulong sa kidneys. Meron nga mga ACE inhibitors, yung mga enalapril, yung mga losartan, nakakatulong pa nga yun sa early stage ng kidney disease. Sila nga nakaka-prevent ng kidney disease, itong mga ACE inhibitors, pati yung ARB. So, pa-check tayo sa nephrologist, pero itong mga pagkain, maganda limitahan, o kung tumatanda na, try na lang natin iwasan. Maraming salamat po.